Tapos yung general soccer, parang kayo rin na surprise. Well, kailangan niya naman talagang bumalik. I mean, for me, kailangan siyang bumalik para sa akin. Pero hindi ko in-expect na babalik ba siya or hindi. Kasi hindi naman, hindi ko rin alam na namatay ba talaga siya or wala. Siyempre, they keep it for us also. Kasi iba pa rin yung magic of not expecting. You're expecting unexpected, yung parang nag-gets niyo yun, parang yung magic na nasusurprise ka. Pero hindi ka nagtanong ever sa mga writers? Ayoko eh, kasi iba yung, di ba yung kami yung magka-love team doon. So gusto ko ma-surprise din ako nung pagbalik niya, parang yung ganon. So as a Romina character. Kumusta yung reaction nila Daniela, nila Andrea, and Francine nung bumalik na si Albert? Naku, we were all very happy na he's back. Kasi syempre, we started the show together and now that parang bumalik na yun as a Mondragon family. So, we're very happy and excited. Parang talaga siyang daddy namin sa set eh. So, at bumalik siya mismo dun sa araw nung anniversary ninyo. Yes, timing nga eh. Sabi ko na, uy, Albert, anniversary ng kadena na first airing natin ng TV and now you're back. Sabi ko nga, no? Coincidence na nangyari yun. Mas marami bang abangan na intense na eksena ninyo ni Daniela? Yes, and aside from Daniela, with Miss Ana Abad Santos right now, she's really brilliant. And this is one of the scariest thing I've ever done, I've ever did in my career na binaon ako sa lupa. Binaon ako, that was really me. I was binaon ako. Hindi ako humingi ng stunt double because I really wanna feel na how it feels to be binaon sa lupa. Ito na lang tinakip sa akin. And that was like, naghukay talaga sila 6 feet under. Wow. Ganun kalalim yung 6 feet? Like, pang ano? Pang ano talaga? Kung paano yung... Kasi minsan iba pwedeng dayain. Hindi, kung paano ka inibing sa kabao? Paano inilibing yung kabao? That deep. I was buried that deep. Takot ka ba that time? Well, I'm not really scared of those things eh, yung mga ganon. Eh, hindi ako matakotin masyado eh. Like, when they ask me if I'm scared of dying, and it's like, I'm not scared of dying kasi feeling ko dying is a beautiful place to go. Parang, it's a new chapter, it's a new life, ganyan-ganyan. So, but this one, I was scared kasi syempre, the feeling na yung lupa, I'm claustrophobic eh. So yung feeling ko, ito na lang natakip sa akin. I'll post it, I'll talk about it, pero ito na lang yung natakip sa akin. And imagine that you are buried up to here, the whole scene, sa lupa. How long you'd been there? I was there for 4 hours. Wow. Hindi ka na-i-hear. Wala, kasi ano naman eh, tense ka eh. I mean, pag nasa acting ka, like you're working in a, you're in a office, minsan hindi mo na napapansin na, chef, hindi pa pala ako kumain, or like, ano ng oras na hindi pa ako tapos, diba, pag nasa trabaho pa. I was really focused because, you know, I want the audience to feel na what I was feeling at that moment also. And ayoko na paulit-ulit, like, hukay na naman ako palabas, tapos balik na naman doon, parang ganun. I just wanna get over with it and move to the next chapter. But ang hirap nung ginawa namin ni Ana Abad Santos. And hindi ko magagawa yung eksena na yun kung hindi dahil sa galing din niya. And she's a new flavor of Kadenang Ginto, aside from Daniela. Kasi, di ba, I mean, the bickering of Daniela and Romina, it's just the same. And now, there's a new character na may bagong kalaban si Romina, and who is a really, really crazy B-I-T-C-H. So, it's a new flavor, and new kakaabangan. I understand that you can only give so much now. And 1 year na kayo, tapos bumalik yung si Albert. Then may bagong character. Mahaba ba yung tatagbuhin ng Kadenang Ginto? Yeah, mahaba. Malapit siya naman. Well, sana. I mean, ako, I wish for, honestly, I mean, iba.
iba pa rin yung may monthly income ka. So sana naman na I'm just being honest and being practical. I'm not gonna be like show busy answer, pero it's a blessing for us. And you know, sana naman suportahan ng mga tao. Kaya we're trying our best to make it like a la probinsyano na pahaba-haba. Ako, I'm wishing for that. And sana naman ganun. Ang dami pang tatakbuhan. Tsaka hindi nag-die down yung internet sa mga viewers. Yeah, ang dami pang tatakbuhan kasi hindi pa nga na-resolve yung gahasa ko. Tapos nanganak si Jessa na ang tatay si Colas na kapatid ni Carlos pala yun. Tapos anak nila ni Daniela. So hindi pa na-resolve yung gano'n. So marami pang subplots. Yes, marami pa. Marami pa. Baka may babalik na mother-in-law or sino. Like I mean, there's so many things gonna happen pa with Kadenang Ginto. But those are just my ideas and just... you know, hoping and sana naman. Pero hindi niyo pa alam din yung mga hindi ko maalam. Like, every week we have new script kasi syempre, we need to be interested. Yung parang, hindi yung paulit-ulit na lang. Syempre, kailangan you need to think out of the box. And, honestly, I've agreed to na binaon ako sa lupa because, Mga Salvador already did yung nasa kabaong siya. Sabi ko na, okay, I have to be different. So sabi ko, diretso na lang, go! Baon niyo na ako sa lupa. Curious lang, pag yun halimbawa, di ba sa mga big hearing, yung Ms. Aabangan, so sa with the calls, nag-uusap ba kayo? Or parang nag-uusap ba kayo? With Ms. Anna, we talk about the scene, but sometimes we really don't talk about it para we get surprised with what's gonna happen. And, you know, we have this rehearsals naman every time, this and that. With Dimples naman, hindi kami parating magkasama sa isang unit. Lagi siyang nasa unit 2, ako lagi ako nasa unit 1. Nagkikita lang kami pag nag-aaway na, tapos naghihiwalay, ganun. So, honestly, hindi pa kami sobrang nagkakachikahan. And I really wanna talk to her a lot pa, but, you know, we're just so busy with work and naghahabol kami ngayon kasi lahat gustong magpakasyon, di ba, umalis. Oh, mag-Christmas, may anong pa ngayon, araw ng mga patay. You did the last time we talked to you, parang inapulit na kami na your best friend, Ellen, will go back sa show. Tuloy ba yun? Kumbaga may balita ka ba sa kanya na? I don't know. Actually, she was here a few weeks ago. Hindi ko nga siya nakita eh kasi I'm so busy. And hindi kami nag-uusap kasi I'm not the type of person na I text hi and then I don't wanna ask so much kasi I like nagkita tayo, doon tayo mag-usap, doon tayo mag-chikahan. I mean, so parang walang time ng ganun. Walang time na ganun. Nagtatext lang ako, uy, kumusta ka na? Okay lang. O, okay na yun sa amin pero mas type namin yung magkikita. Kung sakali bang ipasok siya, yung pagbabalik yung showbiz, Kadenang Ginto na magkasama kayo. Actually, she's a fan of Kadenang Ginto. Mm-hmm. Like, she always watches and she always make comments, like, sabi niya kay tungkol kay Ana Aban Santos, Pisti Day, gusto ko na siya itulak, gusto ko na siya sakpalin, so sumpong na natin siya sa tulfo, ganun-ganun. So, she's such a fan, but for now, she's really crazy about her baby, and she's enjoying her motherhood, and, you know, let's just give that to her, kasi, syempre, bagong baby, masarap naman yung ganun. Nakatrabaho mo ba siya before? Yes, Moon of Desire. Mm-hmm. I was with her, but... doon kami naging super close. So ngayon pa sakaling pagbabalik niya showbiz yun nga Kadenang Ginto, is it okay working with her? Oh naman, if she wants to go back, baka siya yung bagong mistress ni ano or whatever. May suggestion ka. Yeah, I mean, ang Kadena kasi it's a family story, so there are really more things gonna happen. And you know, sana tuloy-tuloy pa rin yung suporta ng mga tao kasi we really love doing the show. And for us to last this long, and it means na... talagang ginagalingan namin. So sana tumagal pa tayo. Mas daan, no? Yung the four kids, yung sila. Well, nagdadalaga na sila. Francine is starting to look like me. Like, nagkakahawaan na kami ng mga mukha. Si Blythe, nagiging yung kilay nila, nagiging magkapareho na ni Dimples. And natutuwa ako sa kanya kasi nagkakaroon kami ng commercial with Kadenang Ginto. So nakakaipon din sila kasi it's not a secret na sila yung mga breadwinners sa family nila. So happy ako para sa kanila kasi syempre as a kid, pangarap mo rin naman to, di ba? Si Andrea nakapagpatayo ng bahay. Exactly. And then si Francine, she's helping na with her family a lot. So sana tuloy-tuloy talaga kasi... yung mga pangarap nila matuloy pa. Yung goal namin na makapag-debut sila sa Kadenang Ginto. Yun nga, parang ganun katagal umabot. Yun yung goal namin kasi parang ang touch naman.
Oo, 16 sila ngayon. Sana, kasi di ba ang saya-saya lang na mapanood mo itong buong pamilya tapos biglang nagdedebut na. Baka daw nagkakatotohanan na rin. O, 30 na ako noon. Baka daw nagkakatotohanan na rin yung kanilang mga love team na parang major. Ay, naku mga bata, hindi mo mapipigilan. Pinapayuhan nyo ba na huwag muna, trabaho muna? Well, ako, I mean, like, ako, hindi kasi ako ganung tipo eh. That's more like dimples. Ako yung parang, uy, that's the best feeling in the world, yung kinikilig. Kasi ako gusto ko rin kilig eh, like that, you know. But, you know, I just tell them na just take it easy. Yung ganun lang, hindi ako yung father God, please, whatever. Tigil-tigilan nyo, yeah, ako yung parang, hinihinay lang, pero sarap ng kiligin. Kayo personally, kinikilig din kayo doon sa ako. Oo, tapos ako minsan, huy! Ano nangyayari? Asan na? Ako kinikilig ako. First, sino ba nagpapakilig kila Andrea at Francine lately? Ha? Sino nagpapakilig kila Andrea? Siyempre, ang gaganda nila, ang dami nilang boys. Kung ako din naman, kung ganyan pa akong gaganda at bata, why not? Pero kumusta naman yung mga sila Kyle at Seth? I'm very happy with Seth. Imagine, no? From PBB. Yeah, and then from PBB, diretso na siya to this and that. And ngayon, natutulungan na niya yung pamilya niya. And then si Kyle din, si Kyle kasi iba yung bonding namin kasi pareho kami yung Bisaya. So nagkakausap kami, ngayon nagbibinata na siya, tangkad-tangkad na niya. Si Kuka nga masyadong magpagwapo dyan, ganun siya. Okay, thank you. Thank you. Ito yung mag-uha sa Hellcome Home. Yes, puro ka doon lang. Puro ka doon. Oo, okay. Walang kwenta. Hellcome Home and then Kadena. Oo, kasi yung nagsimula eh. Hi. Again. Well, ano? Ako talaga yung chusera ka. Dapat ikaw ka malakas ha. Yes. Yes. Thank you so much, talaga, to everyone, to all of you. Sana tulungan niyo rin kami i-promote tong film na to. Sana hindi kami kiss and goodbye. And you know, sobrang maganda tong pelikula na to. Hellcome Home on October 30, showing na po in all cinemas, directed by Bobby Bonifacio Jr. Ang cute ng Jr. talaga. And gawa ka na doon ng Jr. Ayoko, okay na. And direct pong Ignacio as a cinematographer. Sana po suportahan nyo. And be sure to bring a date. Nagwapo naman, para hindi rin kayo matakot pag niyakap nyo. May malain. Tinder! Tapos, yes, sa lahat po ng sumusuporta ng Kadenang Ginto, thank you so much and we really appreciate it po. And naku, marami pa kayong abangan ng mga eksena sa Kadenang Ginto. Kapit lang kayo at huwag kayong magsabunot dyan pag nangigigil na kayo. Kasi minsan may napanood ako mga fans. Nagsasabunot, nag-aaway sila, hindi, si ano talaga ganun. So, apektado. Sana tuloy-tuloy pa rin kasi, Diyos ko, we're very happy that we're celebrating our Christmas second time around together. So, thank you so much. Thank you. Thank you. I request ko sa stars in the workshop.